Hello, what's up? It's Genmac TV. Sa video na ito ay ating tatalakayan ang pinaka-latest na manga chapter ng Black Clover, ang chapter 356. Dahil dito natin malalaman kung ano ang tinatagong kapangyarihan ng kaliwang braso ni Yuno na tinawag na Never Neverland, na parabang ito na yata ang pinaka-OP na magic power sa buong series ng Black Clover. At masasaksihan din natin kung gaano kalakas ang mga Paladin's Angel ni Lucius at kung ano ang magiging ganap nito sa bagong mundo na gustong gawin ni Lucius Socrates. Kaya na tayo mga Lords. So bago tayo magsimula ay konting recap muna tayo sa huling chapter. So official na ngang naging membro si Captain Jack ng Donut Club, dahil sinabi ni Captain Yami habang binubuhat niya ito ay patay na nga itong si Captain Jack. At nasaksihan din natin sa huling chapter ang mala Wizard King na ginawa ni Yuno mga Lods. Dahil sa pagligtas sa buong kaharian ng Clover Kingdom gamit ng kanyang Star Magic na gumawa ng napakalawak na shield upang hindi matamaan ng buong Clover Kingdom. Kaya dito nga ay nagharap sina Yuno at Lucius sa huling parte ng last chapter. At tinanggal ni Yuno ang bindahe sa kaliwang braso at sinabing tatalunin niya si Lucius Socrates at magiging Wizard King ng Clover Kingdom. Kaya kung hindi mo pa napanood ang chapter na ito ay ilalagay ko yung link sa description. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito ay makikitang nagharap na sa wakas sina Yuno at Lucius. Mula noong pinangako ni Yuno kay Asta na siya ang tatalo kay Lucius at maging karapat-dapat na Wizard King ng Clover Kingdom. Dahil sa pagkatalo ni Asta kay Lucius at Sister Lily, dahilan kung bakit inakala ng lahat na patay na si Asta. Kaya labis ang galit ni Yuno kay Lucius dahil sa ginawa niya kay Asta at Sister Lily. Dito nga ay makikitang hinubad ni Yuno ang bindahe sa kanyang kaliwang braso at nakabukas ang kanyang dalawang grimoire at handa na ang kanyang Wind Magic at Star Magic. Parang ABS lang mga Lods, Star Magic. Samantalang si Lucius ay handa na rin para sa isang mabigat na laban dito kay Yuno. At napansin ko mga Lods, isang grimoire lang ang gamit ni Lucius dahil dalawa rin yung grimoire ni Lucius mga Lods. Isa sa Time Magic, which is ang coverless grimoire, at ang Soul Magic na may symbol of inverted speed grimoire. Habang si Yuno ay seryoso lamang nakatingin kay Lucius at nag-aabang sa gagawin nitong hakbang. Sa kabilang panig naman ay nagsipaghanda na ang lahat ng mga Magic Knights upang salubungin ng mga Paladin's Angel ni Lucius, na makikitang pababa na galing sa himpapawid upang kalabanin ng mga Magic Knights. Dito nga ay agad umatake ng sabay ang mga Magic Knights sa pagbaba ng mga Paladin's Angel gamit ang kanilang sariling magic. Subalit napakahirap nitong wasakin kahit ginamit na nila ang iba't ibang elemento ng magic at napakaraming amount ng mana. Subalit kahit galos man lang ay hindi nila nagawa. Sinabi ni Morris ang mga angel na ito ay magsisilbing batas sa bagong mundo na gagawin ni Lucius at sila ang tagapagligtas ng mga tao laban sa mga rebelde. Kaya tatapusin ng mga Paladin's Angel ang mga magtataksil at sila ang magbibigay ng utos sa bagong mundo, na makikitang nahihirapang talunin ng mga Magic Knights ang nag-iisang Paladin's Angel at winasak nito ang halos buong lugar na pinaglalabanan nila. Sinabi ng isang Magic Knights na hindi makatwiran ang mundo na gagawin nila. Sa kabilang panel naman ay makikitang napakaraming tinalong Magic Knights ang nag-iisang Paladin's Angel. Sinabi ng isang Magic Knights na napaka-powerful ng isang Paladin's Angel. Kahit Magic Knights o isang Maharlika ay hindi kayang talunin ang nag-iisang Paladin's Angel. Kaya wala na silang magagawa kundi sumuko na lamang. Biglang sinabi ng isa pang Magic Knights na hindi sila dapat sumuko. Kahit wala silang laban ay kailangan pa rin nilang protektahan ang mga mamayan ng Clover Kingdom. At ang Magic Knights na ito ay galing sa Praying Mantis na naging kakampi ni Noel at Yuno sa Royal Knights Selection Exam na may palaging kasamang mushrooms. Sa kabilang panig naman kung saan nakaharap ni Soul ang isa pang Paladin's Angel ay sinabi niyang hindi sila dapat panghinaan ng loob kahit malakas pa ang kanilang kalaban. Dito nga ay naaalala ni Soul ang mga taga Black Bulls na halos lahat ay katulad niyang taga Bukid, ngunit hindi ito sumusuko pagdating sa laban. Kaya gumawa si Soul ng napakalaking golem gamit ang kanyang Stone Magic at inatake ang Paladin's Angel. Habang nag-unleash din ng Light Magic ang Paladin's Angel at nagbanggaan ng kanilang atake.
Laking gulat ni Sol na nagawa niyang makasabay sa ataking ginawa ng paladin si Angel at naiwasan niyang makapagbigay ng damage ang mga ito sa kanyang mga kasamahan. At pati ang kanyang kasamahan ay nagulat dahil nakita nilang mas malakas si Sol kaysa sa paladin si Angel ni Lucius. Well, nasaan nga ba ngayon ang mga taga Black Bulls? Bakit wala kahit ni isang Black Bulls member man lang ang nandito para tumulong? Well, pag-uusapan natin yan sa huling parte ng chapter na ito, mga lods. Pagkatapos ay napansin ni Soul ang mga maliliit na fairy na lumilipad sa paligid at ang tunog na ginawa ni Belle sa itaas na makikitang nagpatunog ng horn trumpet si Belle at itinaas ni Yuno ang kanyang brasong tinanggalan ng bindahe. At nagmimistulang parang barrier na hangin ang tunog sa buong bayan ng Clover Kingdom. At ito na yata ang pinakamalawak na magic sa buong series ng Black Clover. At masasabi kong napaka-qualified ni Yuno na maging Wizard King. At ang magic na ito ay tinawag na Never Neverland na pinagsamang Wind Magic at Star Magic. Sinabi ni Belle ang kapangyarihan ng pagmamahal sa pagitan nilang dalawa ni Yuno kaya nakagawa sila ng ganito kalawak na magic spell. Sa pamamagitan nito ay kaya nilang kontrolin ang magic power at oras sa loob ng Never Neverland. Kaya nilang gawing malakas ang magic power ng kanilang kasamahan at nagiging mahina ang magic power ng kalaban. At mas lalong gumaganda ang kanyang transformation simula noong nagkaroon ng star magic si Yuno. Dito nga ay naaalala ni Klaus si Yuno noong una itong pumasok as a Magic Knights ng Golden Dawn Squad. Kaya napasigaw ang lahat ng taga Golden Dawn Squad dahil na-inspire silang lahat kay Yuno. At agad sumugod sa kalaban kasama ang mga lumilipad na fairies na nagpapalakas ng magic power. Habang ang ibang mga Magic Knights ay lumalakas ang loob dahil mas gugustuhin nilang mamatay na lumalaban kaysa sa walang gagawin. At nagpapasalamat silang lahat kay Yuno dahil mas lalo silang lumalakas kapag kasama ang fairies ni Yuno at Belle na makikitang dinumog ng mga Magic Knights sa mga paladins angel ni Lucius. At masasabi kong napakaraming similarities itong si Yuno at Asta pagdating sa mga kasamahan dahil madali nila itong ma-influensyahan dahil sa kagustuhan nitong hindi magpapatalo sa laban. Pagkatapos ay bumalik yung scene kung saan nagharap sina Lucius at Yuno. Dito nga ay biglang napunta si Lucius sa likuran ni Yuno at ginamit ng kanyang time magic upang kulungin si Yuno at nagtagumpay naman ito na maipasok si Yuno sa loob ng kanyang time magic upang hindi makagalaw. Subalit laking gulat ni Lucius dahil tinitigan lang siya nito na parabang hindi naapektuhan si Yuno sa loob ng time magic ni Lucius. At sinabi ni Yuno na sa loob ng Never Neverland ay siya mismo ay kayang kontrolin ang time magic ni Lucius. So napaka OP ni Yuno, mga lords, dahil hindi man niya kayang makapag-unleash ng time magic, subalit kaya naman niyang kontrolin ang time magic ni Lucius. Well, hindi ko masasabing kayang talunin ni Yuno si Lucius. Kahit napaka overwhelming pa ng kapangyarihan ni Yuno ngayon, mga lords. Dahil sa huling laban ni Lucius, which is ang Asta versus Lucius, ay nagawan ng paraan ni Lucius upang talunin lamang si Asta. Ginamit nga ni Lucius ang physical na atake using hand-to-hand combat dahil walang panama yung dalawang magic ni Lucius kay Asta, which is ang soul at time magic. Subalit ginamit naman niya si Sister Lily as kahinaan ni Asta, kaya natalo si Asta. Kaya sinabi ni Lucius na ang basic principle ng kanyang time magic is to attack the aging of the magic, which is pinipigilan nito ang pagdaloy ng magic sa kalaban. So sa hinahaba-haba ng series ng Black Clover, ngayon lang natin napag-alaman ang basic principle ng time magic. Akala natin ang pagpigil lang ng oras ang kayang gawin sa loob ng time magic. Kaya napasabi si Lucius na ang magic spell ni Yuno ay ginawa upang i-counter ang kanyang time magic. Pagkatapos ay sinabi niyang si Yuno ang kanyang rival. Samantalang si Yuno ay galit na sinabing hindi si Lucius ang kanyang rival na makikitang unti-unting lumalabas ang corona ni Yuno na parabang agad itong nag-spirit dive at gumawa ng creation magic Spirit of Zaper at inatake si Lucius gamit ang kanyang Spirit of Zaper na pinalakas palalo ng kanyang star magic na kahit anong sort of wind magic ang kanyang magagawa ay magbibigay ito ng mabigat na damage. Kaya napakalakas ni Yuno, dagdag pa nito ang pagmamahal sa kanya ng mana. At ngayon ay pag-uusapan natin kung nasaan ang Black Bulls.
Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Black Bolts ay hinahanap nila ngayon si Asta dahil hindi sila naniniwalang patay na ang mokong na si Asta. Dahil sa pagkakaalam nila, palaging nakakaligtas si Asta kahit gaano pa kalakas ang kanyang nakakalaban. At masasabi kong napaka-overqualified ni Yuno na maging isang Wizard King, mga Lods, compare sa huling Wizard King na si Julius Novacrono na ngayon ay naging si Lucio Sogratis. At hindi naman sa bitter ako para kay Asta para maging Wizard King, dahil alam kong may malaking pasabog ang author na si Yuki Tabata para sa ating bida. At syempre, hindi maging Wizard King si Yuno, mga Lods, kung hindi niya matatalo si Lucio Sogratis.